Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos na lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papuri, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor, samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag nila si Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinapauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng mga taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat
ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinaka mahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 70,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako. Hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Tugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan pa kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, "Nangaral po kayo, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nagikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yaon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na yaon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Siguro po sumagi na rin po sa inyong isipan ang katanungang ito. Sino po ba ang makapapasok sa kaharian ng langit? Nung ako po'y nag-aaral pa lamang sa seminaryo, ako po'y nakasakay sa isang bus at nakatabi ko po isang born again. Nung malaman niya ako'y seminarista, tinanong niya ako, "Ligtas ka ba?" At ito rin po ang magandang tanong sa atin, magandang tanong para sa ating mga sarili, ligtas ba tayo? Ligtas ba ako? Tanungin natin ang ating mga kanya-kanyang sarili, ligtas nga ba ako? Ang maging bininyagan, Katoliko, ay kasiguruhan na po ba na maliligtas? O kaya, kung hindi ba kasapi sa simbahang Katolika, maliligtas nga ba sila? Ayon po sa turo ng ating simbahan, mga kapatid, may kaligtasan kahit sa mga taong hindi kasapi ng ating simbahang Katolika. At hindi naman po ibig sabihin na kapag kasapi ka na ng simbahang Katolika, ay talaga namang ligtas ka na talaga. Sasabihin natin, bakit pa ako magpapabinyag sa simbahang Katolika na hindi naman pala ako siguradong maliligtas din ako? Sa simbahang Katolika, merong 7 sakramento. Anong ibig sabihin ng 7? Kompleto. Anong sakramento? Pamamaraan sa kabanalan. Kumpleto po ang ating simbahan ng pamamaraan sa kabanalan. Yan ang advantage, Pero, kung hindi po natin pagdadamutan itong pamamaraan sa kabanalan, kahit po tayo nabinyagan, hindi po yan garantiya na tayo po'y maliligtas na. Ito rin pong tinutumbok ng ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Walang iba kundi si Jesus mismo ang nagsasabi, Sabi niya, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit,
Sinong maliligtas? Kundi yaong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ayan. Hindi po garantiya pagibininyagan. Hindi rin po garantiya ang pagiging deboto. Nakatutulong, malaking tulong, siyempre, ano po, talaga naman. Pero, gaano kalalim o kababaw ang pagiging deboto? Gaano kalalim o kababaw ang pagiging katoliko? Yan pong magandang katanungan na dapat ating sagutin. Sabi ng Panginoon, may mga taong magsasabi, Panginoon, nangaral po kami ng iyong salita. Nagpalayas po kami ng mga demonyo. Gumawa po kami ng kababalaghan sa iyong pangalan. Garantiya na ba yon? Sabi ni Jesus, hindi pa rin garantiya, hindi pa rin kasiguruhan na makapapasok ka sa karian. At sasabihin pa niya, magsalayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kabuktutan. Hindi po kasi natin po pwedeng paghaluin, mga kapatid, ang paggawa ng kabutihan. Pagkatapos sasabihin po natin, ay, gagawa na rin ako gagawa tayo ng kabutihan pagkatapos gumagawa rin naman ng kasamaan. Yan ang tinutumbok ng Panginoon. Magsalayo kayo sa akin, mga gumagawa ng kabuktutan. Pagkatapos mong magpalayas ng demonyo, mangaral sa pangalan ni Jesus, gumawa ng kababalaghan, ano bang nangyayari sa iyo? Pagkatapos mong magdebosyon, ano bang nangyayari sa iyo? At ano nga bang tunay na debosyon? Ang dami po mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno. Deboto sa pangalan kasi, ayan, Biyernes o kahit hindi Biyernes, nagpupunta po rito sa simbahan dambana ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Marami pong nagsasabing deboto siya kasi meron na po siyang uniforme na may nakalagay kung saan siyang pangkat. May nagsasabing deboto siya kasi every Friday, bagamat hindi siya napapabilang sa mga iba't ibang grupo, ay every Friday nagpupunta siya rito. Pero ano nga bang uri ng buhay? Marami pa akong kilala na mga deboto rin po ng tawag sa kanilang sarili. Deboto pero ganun pa rin ang buhay, babaero. Deboto raw siya pero irresponsible sa kanyang pamilya. Nagsisimba daw po siya pero sugarol pa rin. Deboto raw pero ang buhay ay malayo sa paging katoliko. May pinatatakbo ng mga pasugalan. Pero nagdidebosyon. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kahit gumawa ka ng kababalaghan, mangaral ka sa kanyang pangalan, at ano pa mang gawin mong kabutihan, pagkatapos sa kabila ng mga ito, ang tunay mong buhay ay malayo naman pala sa aral ni Kristo, hindi ka pa rin maliligtas. Yaon lamang gumagawa ng kabutihan. Pero dito sa ating ebanghelyo, hindi pala gumagawa ng kalooban ng Ama. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, sinasabi ni Jesus, ang bawat nagkikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, ayan, nagkikinig at nagsasagawa ng salita kong ito, ay taong matatag, hindi natitibag sa gitna ng mga paghamon ng buhay, at hindi po nagbabago ang kanyang buhay, at hindi po umaanib sa kasamaan kahit anong mangyari. Ibig sabihin ni Jesus, ang makinig sa kanyang salita at gawin ito ay katulad na rin ng paggawa ng kalooban ng Ama, sapagkat ang aral at salita ni Kristo mismo ay ang kalooban ng Ama. Ang pinangangaral po ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang kalooban ng Ama.
Kaya mga kapatid, tayong mga nagdidebosyon sa ating poong Jesus Nazareno ay pag-isahin po natin ang pagiging deboto at pagtalima sa kalooban ng Diyos sa mamagitan ng paggawa sa mga aral at salita ng poong Jesus Nazareno. Hanggat hindi po natin napagtutugma ang ating tunay na buhay at ang aral at salita ng ating poong Jesus Nazareno, hindi po tayo tunay na mga deboto sa pangalan lang. Kaya nga, hindi lahat ng tatawag sa ating Panginoon, Panginoon, ay may kaligtasan. Pag-isahin po natin, tayo pong nagdidebosyon, dapat ang ating buhay, pagkatapos natin makinig sa salita ng Diyos, ay hindi lamang sa, ay, ang galing ko na. No? Tuwang-tuwang iba kasi, tuwang-tuwa kapag nakapagsimba na. Ang iba po kasi, tuwang-tuwa kasi nakapag, nakapunta na sa Quiapo Church. Ang iba po kasi, tuwang-tuwa sapagkat nakinig na sa salita ng Diyos. Pagkatapos noon, wala rin namang saysay. Natuwa lang siya. Pag ganyan lang po nangyari sa atin, hindi po yan ikinututuwa ng Diyos. Matuwa po tayo at ikatutuwa rin po ng ating poong Jesus Nazareno kung ang kanyang salita ay magiging gabay o kaya prinsipyo ng ating buhay. Ulit, ang salita at aral ni Kristo at ang kalooban ng Ama ay iisa. Ang sinumang sumusunod, tumatalima sa salita at aral ni Kristo ay gumagawa ng kalooban ng Ama at mayroong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, may pananalig tayong kumakapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan, naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya, at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga taong nauna nang lumisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapahingahan at walang katapusang liwanag. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoong Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at mga utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng matibang bilang isa sa bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli tayong mangako na ating susundin ang kalooban ng Ama dito sa lupa sa ating mga konkretong buhay. Lahat po, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain yung lahat. At sumayo rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tayo po ay magsiluhod. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaayayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak.
stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, thy unique joy of my heart. Stay with me, show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, thy unique joy of my heart. Stay with me, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. To light which dispers all darkness, the force that sustains me, thy unique joy of my heart, thy unique joy of my heart. Paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayong lahat.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami na kinabang sa katawan at dugo ng anak mo ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangapangako nila noon sa binyag na ikay ka nilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayin ang mapagligtas na pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.